Mang Rene, nakaabot sa akin yung sumbong mo. Ikaw ray ginulpe ng mga tanod sa loob ng barangay nakita ni Kapitan dahil may ginawa kang pag-post. Sinumpa mo raw na mahawa ng virus si Kapitan at ang kanyang mga kagawad. Ito ang naging dahilan kung bakit ikay ginulpe. Ano ba nangyari dito? Pakikwento. Bali po, ipinatawag ako nung nabasa nila yung comment ko sa isang post ng kabarangay ko. Eh, hindi pa po ako, hindi pa nga po tinatanong, binira na po ako ng binira ng suntok sa sikmura abang nakaupo, tsaka sa bigdib, ng tatlong barangay na nag-aaling nang bumubog sa akin. Ba't ka nag-post ng ganyan sa social media mo? Bali, di po, actually post, ano lang po, comment sa isang post ng aking kabarangay. Okay. Ang post po kasi doon, yung picture ng relief goods na natanggap nila, eh, kinomment ko po kasi yung natanggap nilang kabarangay ko, malayo po sa natanggap namin relief. Parang sa sama na po ng loob na ganun nga po ang natatanggap namin, nakapagbigkas po ako dun sa comment ko na sumpain sana sila ng kanilang batalang si COVID. Lahat na sila, kasama na yung kagawad ni Kanoy. Sa aking pagkakatanda, ganun ang aking nasabi. Maraming uri ang pagsusumpa. Sumpa ng galing sa demonyo. Sumpa ng galing doon sa mga mangkukulam. Sumpa na ginagawa nitong mga nagbabarang ng tao na may kinalaman doon sa sinasabing kulam or witchcraft or kaaswangan. Kaya ang paggamit mo ng sumpa na pamaan sana ng virus, sikap, at yung mga kagawad at mga bathala-bathala, eh, inakusahan mo na si Kap ata. Sabihin na natin totoo yung sinasabi mo, pero dapat ba sabihin tamaan ng virus ni bathala? Sino bang bathala rito? Bathalang demonyo? Kung pagbabasihan mo ako, may takot po ako sa Diyos, kaya hindi ko po binasalitang Diyos o on demonyo man dun sa aking pagkakasulat. Dahil ano pa rin po ako na naninimbang pa rin ako kahit ako yung sumama ng loob ng gusto. Okay, sige. Mas mapamit po kung binanggit ko ang salitang kampun sila ng ano sila ng demon. COVID-19, COVID na nga lang po ang nagamit ko para hindi mo, wala po akong sinasalansang lalo na po ang Diyos natin na lumalang. Alright, sige. Nandun na ako. Walang bathala na mabait na gagawa ng sumpa na ikasasama ng kapwa. Kaya doon ako nagtataka. Eh, yung bang paggawa mo noon sa sobrang galit mo nang dahil sa relief goods? Sasama na po ng loob. Kasi nung panahon pa unang Unday, ganito na po nararanas namin. Hindi nga po kami nalingap noon pa. Tapos ito, kagaya nito, nakakatanggap kami ng hindi pares. Nagtanong na yung mga unang comment ko po, hindi po yung ganun. Nagbibiroan pa kami nung kababata ko sa comment na sobrahan lang ako ng sama ng loob kasi hindi pa rin pala parehas yung naging natanggap namin sa natanggap nila na which is pare-parehas lang mo kami ng isang barangay. Okay. Paano mo nasabi yan kung may ebidensya ka? Nakita mo ba yung mga relief na binigay sa kanila or sinabi lang sa iyo or kwentong kutsero lang yan or pinainit lang ang ulo mo, sinusulusulan ka? Pinaniwalaan mo, mabuti sana kung binidyuhan yung mga relief goods. Ito, natanggap namin ganito, ganitong laman, ganito, ganito, ganyan. Eh yung video na ito, natanggap na namin, susunod na sa barangay ninyo, Rene. Eh kung ganun, maintindihan kong totoo. Pero kung yan, eh kwentuhan lang ninyo magkakaibigan. Narinig mong chismis, iba yun dito. Alam mo naman kung minsan, mga chismis. Diyan nag-uumpisa yung awayan, nagkakapatayan. Di mo ba kinumpir na kung totoo yung chismis or totoo yung balita na yon? Ako po, naamin ko naman nabigkas ko po talaga yung hindi rin naman po talaga tama yung nabigkas ko. Okay. Aminado naman din po ako doon. Okay. Nung nandun po din po ako sa barangay, hinihingi na po yung paumanhin kay Kapitan ng tingil dyan. Nabanggit ko na rin po yung aking dahilan kung bakit ko nabigkas yun. Nagkaayos naman po kami, kaya alam mo, talagang yung iniinda ko masakit po eh. Kaya ako nagpasya na mag, mahanap na ng tulong sa mga kakilala rin kung paano gagawin ko. Hindi yung bigkas. Iba yung bigkas. Nagpapahayag ka.
Pero yung sumpa, Apo. Ang isang sumpa ay ginagamit lang yan, mamangkukulam o di naman kaya, doon sa mga pangsalitang demonyo yan. Okay? So siguro doon nagalit si Cap. Pero hindi rin tama na ika'y gulpihin ng mga tao ni Cap. At hindi rin tama na ilagay nila ang batas nila sa iyo. Kasi kung sakaling sinumpa mo man sila, alam mo, Mang Rene, pwede kang masampahan ng kaso doon sa sinabi mo. Hindi maganda yun. May batas tayo riyan. Ngayon, ang masama, gumawa ka na ng mali, gumawa rin ng mali yung mga taong nanggulpi sa iyo. So ngayon, nung ginulpi ka ng mga tao ni Cap, sa harap ni Cap, anong ginawa ni Cap? Inawat ba? Naawat naman po. Naawat. Sinong umawat? Bumaba na si Cap. Ah, si Cap na po. Si Cap, si Cap mismong umawat, pero hindi si Cap ang nanggulpi. Wala si Cap doon ang ika'y ginugulpi ng mga tanod sa loob ng barangay. Tama? Opo. Oh, mm-hmm. Kasi sinisiguro ko, ibang usapan kung sa harap ni Cap binubugbog ka ng kanyang mga tanod, may sabit si Cap doon. Ngayon, nililinaw ko, si Cap pala ay nasa itaas ng kanyang opisina habang ika'y kausap ng mga tanod pagpasok mo sa barangay. Parang sinabi mo kanina, ginulpi ka agad sa sobrang galit dahil sinumpa mo sila na makakuha ng COVID-19. Mm-hmm. Bumaba na si Cap, inawat sila. Tama? Apo. Pinagsabihan sila. Tama? Apo. Anong sinabi ni Cap sa mga tao niya? Nakaposas ako, nahawak nung isa yung posas ko. Inundayan ako nung isang bata niya pa ng suntok. Doon po umawat si Kapitan. Okay. Nahawak po ni Kapitan, pinagbawalan yung kanyang mga sino, bata. Sino ang nagposas sa'yo at ba't ka pinosas? Yun nga rin po ang tinatanong ko kung ano po ang naging kaso ko. Sabi yun daw po yung aking komento. Okay. So, inaresto ka ba nila o pinosasan ka lang kasi baka manlaban ka? Ay, hindi po ako nanlaban. Iba yung posas na inaresto ka kasi arestado ka na, pinosas ka, hinuli ka. Iba yung nilagyan ka ng posas kasi baka magwala ka sa prusinto dahil mainitindi ng ulo mo. Baka makagulpi ka roon, kaya siniguro nila, pinusasan ka nang hindi ka makagante. Alin doon sa dalawang tingin mo? Kasi po, ang nangyari, nasuntok muna ako, hindi pa po ako, wala pa po ako sa po, na pinuposasan, hindi pa po ako pinusasan. Maya-maya, nung nakaalam na namimilipit na yun sa ako, pinusasan. Nung namimilipit ka na, tsaka pinusasan. Okay. Oo, sa may karapatan ano daw po ako wala may karapatan daw po akong manahimik. Okay. Binasahan ka ng Miranda rights by habang ikay namimilipit, binasahan ka may karapatan kang manahimik. Ah, dahil ikay namimilipit na, sumatumahimik ka na rin. Sinampo lang ka na namin ng gulpi sa tagiliran dahil sinumpa mo kami. May karapatan kang umupo at uminda ng sakit mo at mamilipit. Ano pang sinabi? May karapatan kang kumuha ng mangkukulam para tanggalin yung kulam, pangtanggalin yung sumpa, o may karapatan kang kumuha ng abogado. Kung wala kang abogado, bibigyan ka. Parang ganun. Walang ginawang ganun. Wala pong ganun. Sabi, bababa daw po nila ako sa munisipyo. Ayun. Yun lang po ang binanggit nila at pagposa sa akin. Hindi sa natatawa ako, natatawa ako sa mga pangyayari. At hindi naman ako natatawa, natutuwa dahil ikay na sinaktan. Mali lahat. Mali yung ginawa mo, mali rin ginawa ng mga tao ni Cap. Tatawagan namin si Cap ngayon, okay? Hello? Magandang hapon, Kapitan... Kapitan Canoy sa PTV yes. Forum. Sir, kayo ay kukuha ng update muna kung ano yung mga situations kasi makikita namin kung kumusta ho bang dating ho ng, ano, ng distribution ho ng mga relief goods natin. Okay ho ba sa mga tao natin dyan? Yes po, sir. Sa ngayon po ay katatapos lang po namin. Pang-port wave po namin ng distribution po. Alright. Isa po sa mga dahilan kung bakit din po kami tumatawag kasi alam mo naman sa ano yung battle cry ng PTV4 ay laging handa. Kami ho ay laging handa sa mga
issues at sa mga ito naman kasamang public service. Ako nga pala po si Ben Tulfo, ano? Sa yes, Bitan. Po, sir. Okay, okay. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon. Sir, kaya po kami natawag at may kinalaman po to sa relief na parang may nagreklamo ata na nanumpa sa inyo na mahawa ng virus kasi nga raw, ang sabi niya, hindi raw sila nakakatanggap ng relief na kapareho ng ibang natanggap sa ibang barangay. Anong masasabi niyo? Kasi parang nagmula ata sa kinasama ng loob nitong si Rene Ayon na sinumpa ho kayo na mahawa ng virus na COVID-19 na hindi maganda. At ganun din yung mga tanod ninyo. Ang sabi niya, sa sobra daw ng galit niya, simula pa daw ng Ondoy, at lalong nagalit siya nang malaman niya na may iba daw na mga nakakatanggap ng relief goods na maayos naman daw, sila parang kulang-kulang. Kaya sabi niya, yun daw ang naging dahilan. Ang sabi ko sa kanya, hindi naman kaya, baka chismis lang yon at naging dahilan ng galit mo. Eh, kaya ako, Kap, lumapit sa iyo kasi unique itong parting to dahil okay naman palang relief goods kung sinasabi mo pareho naman ang bigay ng relief goods. Ano, yes, ano ba nangyari dito kay Rene Ayon? Ano bang kwento talaga para makuha natin yung side din po ng barangay? Una po, sir. First wave, siyempre po ang namigay po kami. Okay. Hindi po kasama yung LGU po doon sa unang wave po namin. Siyempre po, ang budget natin sa barangay ay limited. Dalawang sardinas po, 3 kilo. Okay. At saka mayroong noodles. Okay. Ngayon, second wave namin, may kasama pong LGU. Sinasabi niya na ang bigas daw na binigay namin ay 1.5 kilo lang. Tapos ang sardinas daw ay sa kanila kulang, 3 lang daw. At wala pa daw tuna. Okay. Okay. Doon daw sa kabilang subdivision. 5 daw yung tuna o depende po rin sa mga sinasabi niya sa social media po, sir. Sa makatuwid, parang chinisme, parang kumbaga, ito'y narinig niya base doon sa mga posibleng haka-haka o chismis. Oo, doon sa kaibigan niya na sa kabilang subdivision na sinasabi, bakit daw sa kanila doon, marami sa kanila daw konti. Okay. Iraw parehas, hindi patas daw yung pamimigay namin. Yun ang dahilan kung bakit nanumpa na siya. Bandang uli, mga sinasabi niya sa social media, binabatahala ko raw yung COVID. Sana po, mahawa ako sa COVID at saka yung aking mga barangay tanod at saka yung barangay gagawad. Hindi pinatawag ko po dito sa barangay. Okay. Para po makausap, bakit ganun siya. Okay. Kung tutuusin, yung bahay po nila ay mga squatter po yan. Bali 200 mahigit pa meters ang layo ng karsada. Okay. Doon po sa bahay nila. Alright, okay. Pinubuhat po ng mga barangay tanod po yung mga sako-sako na relief goods para po iparating lang po sa kanila. Okay. Kung ano-ano po mga sinasabi, samantalang sabi ko sa kanya, tanungin mo muna yung kapitbahay mo mismo. Okay. Kung yun ba ay hindi parehas sa binigay sa'yo. Okay. Bago ka magsalita sa social media na kami ay mga hindi patas mamigay. Okay. Pero kinukumpirman nyo ka, pare-pareho lang naman ang relief goods. Pare-pareho po, sir. Pare-pareho. Opo. Alright, okay. Sige, Kap. Nakuha ko na. Nakita ko rin ang mali na ginawa nitong si Rene kasi unang-una tinitingnan ko kung ba siya may karamdaman ba, may karamdaman na baka nervousness or pag-iisip o di kaya may maintenance o diabetic na medyo iinit yung ulo o di kaya high blood, wala naman daw. Kaya sabi niya, mali naman daw yung ginawa niya. Nung may interview namin siya, sabi niya, nagkamali naman daw siya. At hindi rin daw tama, na-realize niya na hindi tama. Ngayon, ang sinasabi niya lang ka, yung mga tanod mo na si Charlie Lechuga, Renz Mendoza, Alvin Antino, ginulpi raw siya tapos nung umiinda raw siya,
pinusasan siya, tsaka raw ata kayo bumaba, pinatigil niyo yung ginawa ng mga tao kasi mali. Siyempre po, inimbita ko po yon yung tao. Oo. Para po makausap. Mm-hmm. Kasi pangit naman po yung nag-i-ignite kasi siya nagkaguluhan sa komunidad namin, sa barangay namin eh, pagdating sa ganyan eh. Okay. Kasi maraming magkakabasa. Okay. Hindi eh, kahit na hindi totoo, mm-hmm, eh, apatin ng ibang mga sa buong Pilipinas, sa buong mundo, okay, di sasabihin na ganito, hindi fair ang labanan dyan. Diba? Kap, naniniwala ako sa sinasabi mo. Malinaw yung sabi mo, fair, pare-pareho lang. Siguro, baka alam mo kung minsan, nasusobrahan, bawas, dagdag, bawas sa kwento, opo, na iba yung dating. Ang opo sinasabi niya, hindi naman ikaw ng gulpe at wala kang kinalaman sa panggugulpe. Nagulat opo ka nga lang daw, sabi niya, nung pagbaba mo, ginulpi siya, inawat mo yung mga tanod mo na nanggulpi sa kanya. At tinatigil mo ang ginawa ng mga tanod mo. Alam ko naman, ikay balanse at hindi ka kasama doon sa panggugulpe. Ang problema lang, gusto niya lang ata kapustisya doon sa tatlong mga tanod na sinaway mo rin yung mga tanod mo, pero yung pananagutan mo sa mga tanod na huwag ilagay yung batas sa kamay natin. Kasi una, meron namang batas para doon sa cyber libel. Pagkatapos ng COVID, kaso yan. Kaya lang hindi siya pwede arestuhin kasi nung pinatawag niya, tumugon siya. Yun ay imbitasyon, okay? Apo. Mali ang ginawa niya, okay? Hindi ako sangayon sa ginawa niya, ang panunumpa. Hindi ako, hindi tama yan. At hindi ko lilinawing namin ano, sa PTV4 at ganoon yes, din kami sa BTAG. Hindi tama ang ginawa niya. Kaya apo lang, pag ang isang bagay na hindi tama at mali, gumawa tayo ng panibagong mali, ang panggugulpi ng mga tanod, pagbigay, paglagay ng batas sa kanilang kamay, mas malaking kamalian, Kap. Baka matulungan mo, Kap, mapangako mo itong si Charlie Lechuga, Renz Mendoza, Alvin at Antino na pag-ayusin at medyo tulungan kahit na papano at magawan mo ng paraan na tulungan itong si Rene. O di naman kaya, eh, alam mo kung minsan pag ang taong kumakalaman sikmura kung ano-anong nasa isip eh. Yes, sir. Diba? Sa kabilang linya naman natin, nakikinig. O, nandiyan ka ba? Rene, narinig mo ba ako, Rene? Nagbabalansya ako. Wala akong kinikilingan. Okay? Wala akong inaayunan dito. Parehong mali. Salamat po. Salamat okay po. Sikap na lang. Dahil may pananagutan siya, dahil siya hinalal ng barangay, kakausapin niya o didisiplinahin niya o masasampahan niya ng kaso yung mga tao niya na hindi ka dapat sinaktan at nasaktan ka roon. Kaya anong gusto mong gawin? Anong gusto mong pakiusap kay Kap at lapit dito sa pambansang sumbungan sa amin, sa PTV4? Anong gusto mo? Sabihin mo kay Kap. Kap, yeah, ako una-una, alam mo naman, humingi na ako ng pasensya sa iyo. Kaya ko namang mali yun. Alam mo rin naman, inaamin ko rin sa iyo yung pagkakamali yun. Okay. Disiplinahin mo naman po yung tatlo kasi talaga namang hindi, masakit talaga yung ginawa nila eh. Patrider nila kung sino kung ito, pinagbubugbog eh. Kaya ako, tiwala po ako nung pinatawag mo, kung nakakausapin mo lang po ako, kaya ako sumama ng may naon. At ako lang po talaga mag-isa, dahil tiwala po ako nakakausapin lang. Kaya lang talagang sa jamba ngayon, Kap, talagang ang sakit pa ng taglira. Hindi ako makapag-igib ng tubig, inumin namin. Hindi ko matulungan ng misis ko eh, nahihirapan talaga ako, Kap. Sige. Ganito. Alalayan mo naman po dito, Kap. Ako'y nag-iisa lang. Pasensya ka na uli. Okay. Pa rin ang pasensya sa akin na bigkas ko. Okay, Kap, narinig mo ang pag-ipapaumanhin, papapakumbaba niya. Pag-aamin, pagkakamali. Baka matulong. Anong tulong ang gusto mo para dito? Disiplina ba? Gusto mo gusto mo madagdagan ng mga salata ng sardinas? Oo, sige po. Kahit konting financial lang sa panggatas na lang. Sige. Panggatas na lang. Wala po talaga, Kap. Pasensya ka na. Okay. Wag na. Wala lang talaga ako sa emosyon dahil sobrang, alam mo na, sa hirap talaga. Hindi naman natin pare-pareho ang gusto itong mangyari. Kaya ko yun talagang taos-pusong umihingi din sa inyong pasensya. Tulungan mo naman kami, Kap. Okay. Ilang po ang aking hinihingi ng ano sa iyo, ng kaunting pabor. Okay, sige. Ganito, Kap, narinig mo naman siguro. Ito ay opo, sir. Pakikiusap at pagpapakumbaba, pagpapahingi ng paumanhin na siya'y nagkamali na hindi niya nauulitin. Hindi, huwag mo nang uulitin to, Rene, ha? Ay, hindi. Opo, pangako po. Nangangako po ko sa harap niyo. Nangangako ka, hindi lang sa harap. Nangangako ka sa buong Pilipinas to.
Hindi ako, hindi sa, wala naman sa akin ang batas. Ako'y tagatingin lamang kung anong problema. Nag-umpisa sa relief, nauwi sa hindi maganda, dito sa parting to, sikap na ang gagawa ng paraan na babigyan ka ng kunting hustisya. May karapatan ka naman kung gusto mong magdemanda. May karapatan ka naman lumapit sa Barangay Affairs. May karapatan ka rin magsampa ng kaso sa Ombudsman. Yan ay may karapatan kang ipaabot sa kayusik dinyo o mag-ayos-ayos na lang kayo. Sa gitna ng kahirapan ng COVID-19, nadagdag pa tayo ng problema. Sabi mo, nagkamali ka rin naman. Okay? Kung decidido ka ba talaga, baka naman sabihin mo, napilitan na ako, pinag-ayos kami ni Ben. Hindi ako tagapamagitan. Ako'y tagabigay ng hustisya. Kaya alam, parehong may mali nakita ko. Okay? Okay sa iyo, Rene? Apo, kahit kusang loob na lang po na gawin nila kung anong magagawa nilang tulong sa akin, yun na lang. Ayun, po okay, siguro ang Kap. Iniangad ko. Ayun, Kap, bahala ka na siguro, Kap, kung ano matutulong mo, ha? Alam ko sige, naman. Sige, Kap. Sige. Total, na pumunta na rin lang naman sila nung isang araw dito yung ganyang misis. Binigyan ko rin yun ng pang-extra at saka okay, mga sige, relief. Okay. Opo, okay. Nung isang araw lang. Ngayon, kung gusto niya na mag-ayusin po dito sa barangay siya at saka yung tatlong tanod, o wala namang problema po. Okay, sige. Para po mag-ayos-ayos kasi bukas baka po doon kami sa lugar nila kasi pang fourth wave namin ngayon. Okay. Magbibigay kami ng relief naman doon. Siguro po kung gusto niya, di wala namang problema dito sa barangay. Isama po niya yung mga kapatid niya para maayos po yung problema. Mm-hmm. Tapos mabigyan ng kunting tulong sa financial na tulong. Okay, gagawin ko po para po sa para maayos lang po sila. All right, sige, narinig mo na, Rene. Okay na sa'yo. Opo, opo. Sir, wag mo na ulitin, ha. Wag mo na talagang uulitin yung ginawa mo, mali rin, ha. Hindi na po, hindi na po. Kahit kay Kapitan, hindi na po. Kap, baka sa bahala ka na sa mga tao mo, mali rin yung ginawa ng mga tao mo, dapat disiplinahin 'yan. Pero kung hindi sila magkaayos, kung babalik sa akin si Rene, pwede ko silang tulungan magsampa ng kaso sa Barangay Affairs na ito ipapatawag yan kay Dino, Secretary Yusek Dino, or di naman kaya sa Ombudsman. Pero wala ka namang kinalaman dito, mga tao mo sa iba. Apo, ha? Mag-ayos na lang, baka gusto lang niya madagdagan ng latang sardinas or bigas. Sige po, zero po. Natawa si Rene. Okay pa si Rene, ha? Apo. Okay raw sa kanya yung gano'n. Sige, mag-uusap na lang kayo. Huwag mo nang uulitin, ha? Hindi na po. Kap, yung mga tao maraming mo. Maraming salamat po, sir. Kap, yung mga tao mo pag medyo awatin na lang. Huwag siya mainit ang ulo. Alam ko naman medyo marami sa atin ngayon aburido, balisa sa crisis at naintindihan natin. Baka mapagsabihin mo, relax lang, ha? Huwag masyado na ulo. Apo, sir. Maraming salamat, ha? Opo, sir. Tuloy mo lang yung mga ginagawa mo. Pumunta na lang dito. Walang problema, Kap. Maraming salamat, ha? Yes, po, sir. Opo, okay, sir. Sige. Okay. Sige po, sir. Namang nangako ka na, hindi mo na uulitin. Kung minsan, nagkakamali tayo at nakita natin ang pagkakamali natin. Pag nakita natin ang pagkakamali natin, natutuwid natin. Ang taong hindi marunong umamin ang pagkakamali, uulitin ang kanyang pagkakamali. Ika'y nagpakumbaba. Nag-amin ang pagkakamali. At sinabi mong hindi mo nauulitin, mas malaking chance na magbabago kasi natuto ka na doon. At hindi ko sinasabing tamang ginawang panggulpi sa'yo. Kaya lang ako magsasabi rin sa doon kay Cap, kung palagay mo na hindi maayos to, handa kaming tumulong para doon sa tatlong mga sangganong kilabot, hambalusin ka, magputok sa buho na yan. Ayaw ko magdagdag sa problema. Ang sa iyo lang naman, tulong financial sa ginawa sa'yo. At saka kunting lambing mo kay Cap na dagdag ng sardinas, ilang kilong bigas sa tinamumo na sakit na yan na hindi naman tama, okay? Na itong mapapanood sa videong ito sa atin, matututo ang maraming tao na maging mahinahon, huwag gamitin ang social media para makapanira, ilabas yung galit, lahat kung anong pinagsasabi, aburido na tayo, okay? May problema apo, tayo, ha? Okay? Okay na ba sa'yo? Apo, po. Ikaw ba'y Kristiyano? Apo, salamat po. Ikaw ba'y Kristiyano? Oo, Kristiyano po. Eh, huwag mo nang gagamitin. May tawad po sa Diyos. Okay, pero ginamit mo yung bathalang COVID. Pero kaya bathala na halang ko ginamit ko. Sige,
Sige, okay. Hindi ko po nililigtan niyo kasi natatawag din po ako. Alright, sige. Ha? Ayoko pong bagitin yung nasa taas. Okay, sige. Alam niyo naman po. Okay, ingat, ingat. Okay, sige, sige. Malaki ng problema ng bansa natin, mga simpleng tao. Nagugutom, ikahos. Ang gobyerno natin ang susumikap, tulungan ng lahat, ibalanse, pakainin, hindi makakilos tayo. Walang trabaho, natural, nasa obligasyon ng gobyerno pakainin. Yung ibang mga simple, pag kumakalaman sikmura, nabuburyo, naburido kung anong pinagsasabi. Samantala, yung iba, sinusuporta ng gobyerno, pinasusugal. Yun ang pinakamasama, pinasusugal. Maaring pinambibili ng kung anong mga gamot-gamot dyan na masama. Dito sa parting to, simple. Ang gusto niya lang ay maragdagan ng kunting pinansyal na kunting tulong sa kikap, sa mga ginawa ng tao, at saka madagdagan ng kunting kilong bigas at kunting mga dilata o noodles dyan na medyo natawa sikap. Eh, mga simple. Pero may laman na huwag nang uulitin, huwag nang mangyari. Ganito kami sa Bitag. Sa gitna ng COVID-19, pambansang sumbungan.